Idinaos ang banal na misa sa Chapel of the Annunciation sa ABS-CBN Compound sa Quezon City noong nakaraang Biyernes para sa mga bansang dumaranas ng matinding kalamidad. Kabilang sa mga dumalo, sina Binibining Princess Conwy, Australia and New Zealand Desk Officer ng DFA at Director Andreline Gregorio, OIC sa Office of the Deputy Administrator for Operations ng OWA. Inialay ang taimtim ng mga dasal para sa mga apektado ng bushfire sa Australia at ang malawakang pagbaha sa Indonesia. Libu-libong mga Pinoy ang tumutok sa misa sa TFC TV at online. Nagsimulang bumayo ang malalakas na pag-ulan sa Jakarta, Indonesia at ilang kalapit na lugar noong bisperas pa ng Pasko na nagresulta ng matinding pagbaha at landslides na ikinasawi ng mahigit sa 66 katao. Dahil sa pangyayari na pwersang lumikas ang may 35,000 residente, patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Sa Australia, patuloy ang pagbibigay ng babala at evacuation notice sa mga lugar na pinangangambahang maaapektuhan na rin ng bushfire sa Southeast Australia. Sa tala ng otoridad, 26 na ang namatay. Libu-libo naman ang nawala ng tahanan at libu-libo rin ang nag-evacuate nang dahil sa bushfire na umabot na sa 10.3 million hectares o halos katumbas ng sukat ng bansang South Korea. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Father Sed Nebres na magkaisa at yakapin ng bawat Pilipino ang misyon ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay malasakit sa kapwa sa gitna ng mga kinakaharap na kalamidad. The commitment that is given during baptism is a commitment that invites one to live Christ in his or her daily life. Nag-uulat mula sa Australia, Rhea Bragas, TFC News.